Barangay Hinebra, bad news kay Isa Akgo mga bro, nagkaroon ng injury at totoong Barangay Hinebra sobrang lakas. So round 2 na nga ng Barangay Hinebra at Rain or Shine mga bro. Inaabangan talaga ito ng mga Hinebra fans kung makakabawi ba sila sa Rain or Shine. Pero may bad news nga para sa Barangay Hinebra mga bro, dahil hindi pa man nangangalahati ang laban, may nangyari nga kay Isa Akgo. Nagkaroon nga ito ng injury matapos niyang habulin ang 3-point shot ni Felix Limete. Tinawagan nga siya ng foul mga bro, tapos siya pa ang nasaktan dahil parang natapilok nga daw ito. Pero ayon sa kanya ay hindi naman ito ECL gaya sa nangyari sa kanyang huling injury. Pero hindi na nga siya pinayagang bumalik pa sa laban mga bro upang maagapan agad ang kanyang injury. Pero may mga nagsasabi nga na hindi naman daw kawalan itong si Isa Akgo. Well, para sa akin mga bro, malaking bagay pa rin sa rotation ni Coach Timcon itong si Isa Akgo. Siya nga ang pumapalit kapag nagpapahinga si Japit Aguilar. Nag-iiba nga lang ang face ng laro kapag siya ang nasa loob. Pero hindi talaga may tatanggi mga bro na mas irerespeto pa ng depensa itong si Isa Akgo kaysa kay Raymond Aguilar at Ben Adamos, dahil may shooting nga ito beyond the arc at pupwede talagang pumutok ang kanyang shooting anytime. Pero pagkakataon naman ito ni Raymond Aguilar at Ben Adamos mga bro na magamit kahit kunting minuto para makapagpahinga din si Japit Aguilar. Maganda naman dumipinsa itong si Raymond Aguilar, pero hindi talaga siya maaasahan sa opinsa. Sa kabilang banda naman mga bro, totoong Barangay Hinebra sobrang lakas. Nakabawi na nga itong Barangay Hinebra mga bro matapos silang talunin ng Rain or Shine sa kanilang unang laban. Dinomina nga ng Barangay Hinebra ang buong quarter. Although nakahabol at nakalamang pa nga ang Rain or Shine sa third quarter, pero hindi nga bumitaw ang Barangay Hinebra. Takeover mode nga si Justin Brownlee at binuhat ang opinsa ng Barangay Hinebra. Double-double nga ang kinamada ni Justin Brownlee na mayroong 40 big points at 10 rebounds. Bumawi nga si Justin Brownlee matapos ang kanyang low scoring output sa nakaraang laban. 6 na player nga ang nag-double digit sa Barangay Hinebra at consistent pa rin ang kanilang mga locals. Si Felix Limete nga ang sumasagot sa Barangay Hinebra noong first half, kaya nahirapan nga silang makalamang ng malaki. Pero pagpasok ka ng last quarter mga bro, dito na nga nag-iba ang ihip ng hangin dahil ang tahimik na si Stephen Holt ay biglang nagpaulan nga ng 3-point shot. Ayaw na ngang magmintis ang tira nitong si Stephen Holt kaya napauna ang Rain or Shine. Ito na nga ang sinabi ni Coach Yeng Yao mga bro na hindi totoong Hinebra ang kanilang unang nakalaban dahil maraming ang bago at inaadapt pa ang sistema. Nakikita na nga natin kung gaano kalakas ang Barangay Hinebra ngayong nagkakaamuya na sila sa kanilang laro. Aminado naman si Coach Yeng Yao mga bro na mahirap talagang kalaban ang Barangay Hinebra na mayroong Justin Brownlee. Ito nga ang goat para kay Coach Yeng Yao. Kayo mga bro, ano masasabi nyo tungkol dito?